good luck sa inyong vlog. Slando, mainit na dyan. Let's G. Shot, shot, shot. Yes, sige. What's up, mga gago? Patay na patay ang aming boss Lando. Ang sabi pa nga niya na in love, nasaktan, tumibalyok. Hanggang ngayon, dinaing. Ando do? Nagsunbaiting, nasa tent. Hindi pala yun na kasi. Don't check mo. Hindi, Ming. Minga pa. Mahinga pa okay, si boss. Okay, breakfast. Mahinga pa breakfast si namin yun. No? Ikaw na lang mag-vlog kasi tulog pa yung vlog. Ako na lang po mag-vlog kasi patay yung vlogger namin. Ako yung substitute. Substitute ka ko. Ako yung substitute na ating. Yes. Substitute. Substitute. Parang tigas pa naman. Ito po magbaburger kami. Burgers. Going make beef patty. Quarter pounder. Quarter pounder. Nakita niyo yan. Freshly made. Titibalyo kayo dito. Nin, salt and pepper, please. Meron, Nin. Don't underestimate your husband. Pepper. Salt bay. Balakubak. Farming sa farm. Farm ni Ewan. Tuhan. Ito. Bablog kami ngayon. Basketball kami. Sa Arawan. Ito yung court. Football, football. Sige,
shoot that ball, shoot that ball. Shoot, shoot, shoot that ball. Layo mo, naka-wide to eh. Kailangan ma-shoot. Gog. Tingnan niyo po is my putok po ako sa labi pero hindi ko alam kung ano nangyari sa akin. Sabi ni na Anthony na ano daw ako tumba pero hindi ko alam kung anong paano nangyari. We still got ayan kalam mga pinagagawa ko sa buhay. Game. Naglag si Mike. Pwede mo sapat si Mike eh. Nag-aalala ko eh. On sapa. Vloggers niya. Vloggers nyo, pagod na. So, substitute. I'm the substitute of the Dango TV. Hindi ka mo kung nakasild yung mga... Lulutang ba yan dito? Ah, hindi. Hindi yan. Lubog. Lubog yan, loko. Million fans around the world. Yeah. Tatalon ako. Ano yung lirog yun? Basta mo yung kayo! Huwag na pala! Baka ba ang bitawa ang ano? Yeah, shout out. Boy pa. Are, dito balyo ako. Tingnan niyo ako bago tumibalyo.
Una ulo. Million pounds around the world. Yo, what's up? What's up? Oh, wow. Pretty wow. Siyempre. Tanghaling sapat yan. Init. Aray, 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 aray. Pupunta kami sa Buron. Titingin daw po kami ng anong pupunta natin doon? Bulot yutan ba yan? Ano ba yan? Dito gatong daw. Yan po, pupunta po kami doon sa bundok. Aray, ang sakit talaga. Yan, pupunta kami sa bundok. Aray, ang sakit ng paa ko. Aray. Okay, natalisan siguro ako kagabi. Ano ba yan? Aray. Daw po yung mga halaman na binibinta nila kung sinong gustong bumili. Ayun guys, pupunta po kami sa Honey Bee. Akala ko po yung Honey Bee nandun sa Burol, sa malayon pala nandyan. Naalagaan pala nila. Tara guys, panoorin po natin kung ano yung i-discuss ni Kuya sa atin. Tawag naman dito sa bubuyog na to, stingless. Lapini. Lapini. Ay, hindi, hindi. Iba ang putakte. Ano yung wasp yun? Ito, stingless bee. Ang tawag sa atin? Yung ano? Local bee natin to. Ay, ano yan sa amin? Ano, Piroy? Hindi. Kalimutan. Kabuyay. 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 Kasi sa amin siya tawag kabuyay. Ang daming honey yan, no? Pag naano siya. Nakano. Dumidikit. Yung honey naman ito, maasim. Ang purpose ng usok, pampakalma, tsaka para ma-block yung pheromone nila. Yung attack pheromone. Para hindi sila, kasi pag na-sting ka, nang walang usok, pwede yun magsunod-sunod. At least pag may usok, pag na-sting ka, nawa-block na, hindi sila nakakapagtawag ng rest back. Ah, okay. Pero ito naman, nakita ko sa inyo yung laman ng hive. Nakapagin ko sa inyo yung honey dito. Galing!
kasi hindi yan busy naman yung sting prompt. Buti hindi siya na ano sa init, no? Sa init? Oh. Ang bees naman, minimaintain lagi nila yung temperature sa hive. Parang tao din, 36.5. Mm-hmm. So, pag mainit, nagpapaypay sila sa loob para lumamig yung hive. Pag malamig naman, nagkukumpul-kumpul sila para malamig. Oh, kada isang colony, isang queen. Queen yung mauna. Tapos kung nasan si queen, susunod na sila. Para yun yung queen. Punta ko na rin sa inyo. So dito kami nag-harvest ng honey sa taas na box. Kasi dinalagyan namin siya ng queen excluder para hindi makaakyat si queen. Kasi si queen lang ang nangingitlog dito. Para hindi niya maitlogan to. Para puro honey lang makuha. Pero pakita ko rin sa inyo sa baba. Yun may itlog. Ang bigat pala. Bigat to. Pag puno na ng honey, umaabot to ng 25 kilos. Amazing. Dito sa mga bee, may tatlong klaseng bee. Yung worker, queen, tsaka yung drone. Yung drone, yung lalaki. Nakakandami, diba? Dumidikit pala katagalan. No? Yung mga pandikit naman eh, anong ginagamit nilang pandikit, kung familiar kayo sa bee propolis, yan, ginagawang supplement. Ano yung ginagamit nila? Galing yan sa mga dagta ng puno. Wow! Ayan, may laman, no? Ayan, ano ba yung nandito? Ito yung honey. Gusto mo hawakan yan, we? Sa ilan? Isa? Hindi ko titigin mo. Ito yung honey. Pagtakip na siya, may wax ng nectar, tatakpan na nila yon para ma-preserve yon. Basta matakpan na yan, wala na expiration date yan. Mga honey na yan. Yung mga honey, wala expiration date. Ito, hindi pa siya ganun ka-hinog. So, ang ginagawa dyan, napaypayan nila, sinusuka nila, dinudura, tapos sinigo po na regurgitate para matanggal yung moisture. So, ito yung honey. Ito yung mapasundot ko sa inyo para matikman nyo yung honey. Sa kaya pala yung ano ko yung Dave, yung nahuhukay na mami dun sa ano, sa Egypt, ang hawak na jar, laman honey. May honey, no? Oo, so, sabi, ano pa rin. Sabi, okay pa din daw yung okay honey. Okay pa rin yung honey. Nahukay na, ano. Ay, may kasama doon. May hawak na jar sa loob. Ang laman honey. Okay na. Ilang libong taon na, no? Hindi pa na. Pwede pa experience na. Ayan. So, ito. Ang gawin nyo lang, sundutin nyo na maliit na daliri. Itong wax. Pa, hanggang lumabas yung honey, tikman niya. Hey? Sundo! Ikaw muna, Kuya Chule. Ay! Ganun pala yun! Natandaan mo yung lasa? Sundot ka sa kabila. Ibang daliri naman ha, kung gano'n. Tatakpan nila ulit yan? Oo, tatakpan naman nila ulit. Parehas? Magkaiba? Magkaiba? Kaiba ng lasa, no? Kaiba siya ng lasa kasi depende sa nectar source. Ay, ganun. Kada lipad ng bee. Paano ko nakuha ko yan yung ano, honey? O, ano lang? Sirain yan. Paano? Ah, ginaganon pala, no? Kinakayas. Oo, idag. Tapos ilalagay namin sa centrifuge para lumabas yung honey. Pwede rin naman pigain kaso masisira yung bahay niya eh. Oo, kaya pala iniikot-ikot mo nakaraan. Eh, para pwede naman. Pa ulit. Para pwede ulit gamitin. Oo. Parang mas masarap yung dito, kuyang. Mas masarap yung sa gitna. Pero iisa na ng lasa niya pag. Oo. Ano na siya kasi sama-sama mo na eh. Kaya ang tinatawag namin sa honey namin. Ikain ka nito, healthy. Para malaman mo kung nag raw pork to elementary. Okay ba? Healthy na. Parang parehas yung nakuha mo. Parang mas matapang din. Hindi gusto ko yung... Pero mas gusto kita. Okay, iba-iba siyang nectar source. Kada lipad ng bees. Pag mga wild honey, no, wild honey. Iba yung lasa niya, iba. Saka mo yung brown, yung mas brown siya pag tingnan pag nakaka sa bote. Oo. Yeah, picture kayo. And guys, picture po sila kay honeybee. Picture 1 2 3.